ulo ng pasyente. Bakit? Ang katawan ko, ang isang bibigan, natutulong na mag-compress sa dibdib ng pasyente. Hindi ako magko-compress ng nagaganito. Nakakapagbigay ba ako ng blood flow papunta sa utak? Bibigay ba ako ng blood flow pag ganito ang pasyente? Hindi. Hindi. Grabe, sa alam niya yung gagawin ko sunod. Nakapagbigay ba ng blood flow pag ganito? Hindi. Hindi rin. Nakapagbigay ba ng blood flow kapag ganito? Hindi rin. Paano tayo magbibigay ng compression sa pasyente? Baby. Yun din lang man na diretso ha, nakita niyo yung ginawa ko sa braso ko. Lock. Alam. Pantay. The end. The end. The end. The end. Hindi ako magbibigay na ganito. Hindi ako magbibigay na ganito. Tuloy-tuloy na. Diretso lang. May written. Sabi ng aha, kantahin ang staying alive. Staying alive, staying alive. Ha, 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 ha. Staying alive, staying alive. Ha, 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 ha. Pwede. Bee-gees, bee-gees. Ang ibang tinuturo, baby shark. Golong kantahin. Kantahin nyo, kantahin nyo. Ha? Kantahin nyo. Kantahin nyo, baby shark. Baby shark. Pwede. Pwede. Pero mas maganda ang interaction ng responder, incoming ambulance o ng doktor na parating kung narinig niya ang bilang kung nakailan na ko. Okay? Kahit hindi tuloy-tuloy na 1 to 10. Basta na alam niya, 1, 2, 10. Basta marinig lang niya na nakailang compression. Okay? Gaano kadami kaya sa palagay niyo? Hindi pa namin alam. Hindi alam. 100 per minute. Wow. Per minute, per second. 100 siya. Okay? Pagod na kagad? Pagod na kagad? Pagod na kagad? Wag! Kaya tinuro ko sa inyo yung pagbilang na hindi tuloy-tuloy para makonserve ang hangin ninyo at ang energy ninyo. 100. Ano pa? Pag hindi kaya, pwede naman gumento. 1, 2, 3. Yung bilang nyo, ha? Siyang markado na nyo, naka-10 na kayo. Pwede ganun. Ano pa? Kung mayroon kayong kasamahan na marunong, palit. Yes, tapos. Okay? Pero kung mag-isa ka lang, at least alam mo kung saan, gaano kalalim. Gaano nga ba kalalim? Buka nyo yung daliri nyo ng ganito. 2 inches na yan. Kalalim? Okay. Ganyan kalalim ang ibibigin nyo sa kanya. Ha? Wow! Wow! Imagine niyo ha. Size lang kama, o. Ganyang kalalim. Ganyang kalalim. Bakit? Kailangan nyong maipam ang puso ng mabuti para makapagbigay ng dugo. Okay naman. Pag sumobra sa 2 inches. Okay lang po yung basa. Tama ang compression. At hindi yung nagmamadali. At hindi yung mabago. So, ibig sabihin, push hard, push fast. Okay? Meron pa tayong markado. Allow chest recoil. Paano yun? Recoil na bumabalik siya sa dating forma, hindi yung pag na-compress nyo siya, inlaki nung di na ganyan. Bumabalik pa ba ang puso sa dating niyang forma? Hindi. Dapat talaga angat. Tama! Bumabalik siya. Kaya ang compression ko is wala kayong maririnig na ganyan tunog sa dibdib, ha? Ito lang po ang markado natin na nakapag-recoil ng maayos ang puso. Okay? Tanong, paano kumabasag ang decrease?
Si mo, ano pinaprotektahan niya po. Pinaprotektahan niya po yung mukha. Pinaprotektahan ni Ribs ang puso at ang baga. Paano kung mabasa? Love it. Tama po yun. Kasi pwede i-refer ulit sa ospital. Yes. At ito po, huwag kayong matakot. Yun. Kung ito ang tumabi na. Kakapal ang ribs. Ang knee ribs. Sternum o yung gitnang buto dito na malapad. Sir. Can you show us? Ay, ayaw niya. Imagine na lang. Ay, papan natin ang chan mo. Okay, kung hindi yan napapababa, ganito kayo mina. Kasi stretch, hindi tumataas baba. Ano na lang ang titignan natin kung hindi tumataas ang dibdib pag tinitignan nyo ang bilang na ng pag-ibdib. Tama po ba? So, huwag pong matakot na kapag nagpo-press, mababasag ito. Lalo na kung ang gamit ninyo is ito lang naman, nasakto sa stern. Good. Kasing taas na ganito. Ang gagawin, susundan lang ng laki ninyo. Luhuran. Ganun proseso pa ulit. Pagbata, ma'am. Pagbata. Inner upper door. Okay? Hindi ko gagawin ang ganito. Kasi mas malaki ang sakad niya. Tatapatan ko ang laki ng bata. Hanapin. Lagay kamay. Inner upper. Inner upper. Okay. Ano pa? Paano kung ang pasyente is malaki sa inyo? Eh, ma'am. Paano po kung dalawang taong lang? Dalawang taong lang. Kasi mataas na yan. Paano siya? Punta ka na dito. 2 years old. Dandahan. Makipilayan. Talagay na punta sa akin. At siya po ay nakalunok ng bariya pa yan. Si baby nakalunok. Okay. Baby, yakap-yakap ni mommy, nanginitin. Hindi umiiyak, walang malay. May barado na kahit anong object sa lalamunan. Okay? Paano kukunin kay nanay? Anak ko to. Paano nyo kukunin kay nanay? Isang problema pa lang yun. Hindi nyo pa natutulungan ng anak. Approach kay nanay? No! Akin lang yung anak ko. Bahala ko. Hindi ka naman nanay. Bahala ka naman yan. Buhayin mo. Eh, biro lang. Paano? Para magising, nagbiro ka. Paano? Inagaw mo? Kaisapin natin, hindi gagaling ang anak mo kung hindi niya hinibigay sa akin at hindi lang sa ito. Okay? The more na kalmado tayo na kinakausap natin at nakikita nilang may alam kang gagawin, ibibigay niya sa'yo kasi nagkakaroon siya ng tiwala.
lalo na makakita natin. Okay? Yun, pagkabigay, anong gagawin? Paano check ang kamalayan ng baby? Sa puso. Sa? Pa. Hindi din sa bibig mo, gilid. Sa gilid? Paano mag-check ang kamalayan ng baby? Kung humihinga po siya. Humihinga pa? Kamalayan tayo. Kamalayan. Pulso pa rin. Ha? Pulso pa. Kakusapin? Kamalayan niya. 2 years old. Masyado pa malambot ang katawan para sa pikin. Papaluin ang kwet? Kawawa naman. Hindi. Sasaktan pa rin. Gano'n o? Yung sinake ang baby, basta binaligtad si baby. Oh, ganyan na. Anong gagawin? Para ma-check pa lang ang kamalayan. Sa paama? Sa paama. Kikilipiin. Mas mataas ang reflex ng bata sa paa. Ano na ikita nyo kapag hinahawakan nyo ang paa? Nakikiliti. Nakikiliti, bumubuka. Sabihin may reaction si baby. Okay? Pag gano'n, may reaction, hindi man naglulat, pero nakita nung nangingitin pa, nung susunod na gagawin, check ang bibig. Nakita ko nandito lang siya sa may bunganga. Dudutin ko ba ng daliri ko? Hindi po. Bakit? Baka masugatan. Hindi. Dudutin mo ng kamay mo. Kamay ko siya kamay? Ano pa? Baka lalong pumasok. Baka mas lalong pumasok. Ano pa? Kakagating ko. Kakagating? Maliit lang po ang bunga na baby para pasakan natin ng daliri. Daliri. At tama si sir, baka mas pumasok ang jolen sa bunga. Jolen sa bunga. Kaya wag. Sa matanda, pwede ko bang kumputin? Pwede ko? Ba, hindi. Baka kagating ka. Ako to, lang ang daliri mo. Pwede po yun. Bakit? Hindi natin alam ang galaw na utak. Baka atakihin ang pasyente na seizure. Makagat niya ang daliri. Okay? So, wag pong gagawin ang pagtukot sa bunganga. Okay? Balik tayo kay baby. Na-check ko na. Hindi gumagalaw. Kasi meron ng para. Anong sunod na gagawin? Hawakan si baby sa leeg. Parang football, itikit ang braso sa katawan ng bata. Umupo sa silya, patao. Palo, 5 beses. 1, 2, 3, 4. Hindi pa ganyan. Ito po sa side sa ulo ng bata. Pataas. Palad lang po ha. Bakit pababa ang bata? Oo nga siguran eh. Para mailuwan niya. Ano pa? Mais magsuka siya. Gravity, pwedeng itulong. Mailuwa ang. Pagkatapos ng 5, ganun ulit, sandwich. Lipat sa kabila. 2 daliri. Hanapin ang center of the chest. Press. Okay? Gaano kalalim? Ituturo sa inyo mamaya. Tingnan ang bunganga kung lumabas na. Kung hindi pa rin, dali. Palo. Dali. Okay. 5. Tingin. Paano pag lumabas na? Anong gagawin sa baby? Ano sa balikat? Para mas lalong mawala yung barado. Okay? Anong gagawin pag buntis? Tapos may karga ka? Pag buntis ang pasyente na nagkaroon ng choking. Buntis! Buntis! Si Dexter naman.